Okay guys, sa video nito, pag-uusapan natin ang preno. Ano nga ba ang importansya nito at paano magpalit nito? Okay, so there are two good reasons kung bakit natin kailangan i-check at i-maintain yung ating mga brakes. Unang-una, ang mga brake pads ay napupudpud yan over time. At ang mangyayari niyan pagka hindi natin inalagaan, pag naubos na yung friction material tapos na-expose na yung steel plate, yun na yung magiging contact dun sa disc brake mo. So basically, yung mangyayari dun, pagka nag-metal to metal contact na, maaaring ma-damage yung disc brake mo, eh mas malaking gastos mo nun. Either ipa-machine shop, pero alam ko hindi na papamachine shop ang disc brake ng mga motor. Yun ang pagkakaalam ko. Siyempre, kailangan magpalitan yung disc brake mo. Pwede naman, magtiyaga ka dun sa na-damage na disc brake. Kaya lang, ang problema kasi dun, mas mahina yung brake response pagka nagkaroon na ng lamat yung disc brake. Alawa dyan is, alam naman natin na yung preno ay ang nagpapahinto sa ating mga motor or even sa ating mga sasakyan. Pag mahina at hindi masyadong responsive yung preno natin, eh mayari itong mag-lead sa diskrasya at ayaw naman nating mangyari yun. Ayaw mong bumangga sa pader o kaya bumangga ka dun sa mga kasabay natin sa kalsada, di ba? And syempre, mas malaking gastos pag nangyari yun. Palaging fresh yung brake pads mo, mas safe ka at kampante ka rin sa pagpapatakbo. Kailangan natin i-maintain at napaka-importante na i-maintain natin yung ating mga preno. Itong mga disc or yung mga brake pads natin, meron tong iba't ibang parts, pero magpo-focus lang tayo dun sa dalawa, which is yung steel plate. So ito yung sinasabi natin na steel plate plus yung friction material, which is ito yung napupudpod. So basically yung friction material, alam naman natin na yan yung nagko-contact dun sa disc brake natin, so ito yung nagpapahinto sa atin. And yung steel plate, yan, ito yung nakakabit dun sa brake assembly natin. Tapos ito yung humahawak dun sa friction material. So yan yung dalawang parts na pagpo-focusan natin. So itong friction material ay mas malambot to kaysa dun sa steel plate at dun sa disc brake natin. Kaya kukontak siya, ito yung napupudpod, hindi yung disc brake natin. Ngayon ang problema, pagka ito napudpod, so tingnan natin. So ito yung isa kong disc or brake pad. Ayan. So over time yan, nawawala siya. Ngayon, pagka napupudpud na to, pag naubos na yung friction material, ang mangyayari is may expose na yung disc brake natin dun sa steel plate. So ito yon. And ayaw nating mangyari yon. Gaya nga na sinabi ko kanina, mas malambot yung friction material kaysa dun sa disc brake natin. Ngayon, itong steel plate, pag ito na yung nagkaroon ng contact dun sa disc brake natin, madadamage niya yung disc brake. So mangyayari, yun nga, masisira yung disc brake natin at ayaw natin yon. So kaya nga, kailangan or importante na lagi nating i-check yung mga brake pads natin. So kailan ba tayo magpapalit ng brake pads? Number one dyan is i-check natin yung owner's manual natin. Meron silang recommendation kung ilang kilometers bago mag-check o magpalit ng mga brake pads. Pangalawa, kung hindi ka naman sigurado, wala kang record, well, baklasin mo at tignan mo. Kasi minsan mahirap na silipin mo lang eh, lalo na dun sa unahan. Actually, dun sa likuran, pwede mong silipin, makikita mo kung gaano kakapal. Pero yung sa unahan, yun, baklasin mo lang tapos tignan mo. Actually, madali lang, ipapakita namin sa inyo mamaya kung paano magbaklas. So ngayon guys, papalitan natin yung disc brake ng R15. Ito, meron tayong RS8 na brakes. Yan, nabili natin. Actually, for Mio Soul to, pero kaparehas niya kasi ng, ito, yan, nakalagay siya, Mio Soul. So, kaparehas siya ng R15, parehas na sukat. So, okay yon. So, tayo, pag nagpapalit tayo ng brakes sa mga ibang motor, actually, pwede tayong gumamit ng parang pang ibang motor. Kasi, kadalasan naman dyan, halos magkakapare-parehas lang naman ang sukat yan eh. Yung design lang nung mismong brake assembly yung magkakaiba, pero pagdating dun sa pads, may mga kaparehas yan. So, pwede natin i-check yan guys sa ating mga Facebook groups. Yan, magtanong-tanong kayo doon kung ano yung kaparehas pag wala kayong mahanap na yung pang motor nyo talaga. Or pwede kayong pumunta sa motorcycle shop, dalihin nyo yung lumang brake pads nyo katulad nung ginawa ko. Yan, dalihin nyo yung lumang brake pads nyo doon para ito yung magiging sample nila. Ito yung gagamitin nilang sukatan para mahanapan kayo ng kapal. Okay guys, so yan. Bubuksan natin to para makita nyo.
So yan guys, so ito yung fresh na brake pads natin, titingnan nyo, ayan. Makapal na makapal pa yung mga yung friction ano niya. Yung ano nga to? Friction material. Ayan, tapos maganda din kasi ibang color, color blue. Magkakaroon ka ng accent ng konti dun sa brake assembly mo. So, okay din siya. At kung sakali naman, no, kung nga pala, no, wala talaga yung mahanap na kamatch nung sa motor nyo. Okay, meron ko yung option para magpa-brake banding. So, paano naman yung brake banding? Basically, yung lumang ano mo, yung lumang steel plate mo, ang gagawin nila is maglalagay sila ng bagong friction material dito sa luma. So, itong luwang steel plate ang gagamitin, lalagyan lang ng bagong friction material. So, pwede nyo rin gawin yun. Okay guys, so pag-usapan natin yung brakes kanina. Ngayon, para tanggalin siya. So, dito sa R15, meron dalawang bolt. Actually, sa lahat naman ng motor, halos parehas lang naman ng configuration yan. So, laging may dalawang bolt dito. Tatanggalin nyo lang to. So, medyo pinaluwagan ko na siya. So, yan. So, after nyo siyang tanggalin, sa akin kasi star eh. Tatanggalin nyo lang yung dalawang bolt. Go. Okay. Hey guys, so, ayan. Yan na yung brake. Kung gusto nyo, pwede nyo tanggalin dito para mas magalaw nyo yung ito, para mas magkaroon kayo ng access. Pero sa akin, tingin ko hindi na kailangan. Okay. So, ayun ko kung nakikita nyo guys. Meron tong pin lock. So, kailangan nyo itong angkatin. Ngayon, gumawa ng place. Go. So, ito yung pinaka-pinlock. Scoopy, alis dyan. And meron pa palang isa. So, yan guys. Meron siyang inner at outer. Pinlock. Tapos, okay, ibutin nyo lang siya. Go. Ito guys, kung nakikita nyo, may dalawang butas yan. Ngayon po, pasok yung dalawang lock. Ngayon pag magbabaklas kayo na ito, ito kasi madalas talaga nawawala. So, huliin nyo lang ito. Ayan, kung saan nyo siya kinuha para hindi nyo siya mawala. Ayan guys, so huliin nyo siya para hindi mawala yung mga pin lock nyo. Pero pwede naman kayong gumamit ng alambre, pampalit. Ngayon lang syempre, mas maganda pa rin yung original. Okay. Ayan guys. Ito, adjust nyo lang to. And kasi nakasagad yan eh, nakaganyan yan. Lagay nyo lang. Depress nyo lang siya para bumalik. And pwede nyo lang kunin. So, yun. Ito yung mga lumang calipers natin. Okay. Alam niyo, itong preno kasi natin nag-a-adjust to eh pagka napupudpud na yung ano, yung caliper. So, bago niyo mapalitan, kailangan niyo itulak tong dalawang piston muna pabalik dun sa original pwesto niya. So, isang tip pala din na ibibigay ko sa inyo guys, no. Ayan, yung reservoir niya, reservoir. Yung reservoir niya na medyo bumababa dun sa loob. Huwag kayong magdadagdag kasi hindi naman nababawasan yung brake fluid eh. Ang nangyayari kasi yan, nag-a-adjust yung pistons ninyo. Nag-a-adjust yung mga piston nyo. So, natural, bababa yung level niya. Ang nangyayari, pag dinagdagan nyo, tapos nag-a-adjust yung piston dun sa baba, pag nagparik kayo ng bagong pads at tinulak nyo yan, hindi nyo matutulak. Kasi sobra-sobra na yung ano, brake fluid dun sa reservoir. Huwag kayong magdadagdag ng brake fluid unless magpapalit kayo ng buo. Yan. So, yun. Huwag na huwag kayong magdadagdag. So yun guys, tatanggalin natin yung mga binalik natin ano kanina. Ayan.
guys. Ito. Nakapit na siya. Okay guys, so yun lang para sa akin sa video na ito. Sana nagustuhan niyo yung video, and if you did, please hit that like button, subscribe if you haven't yet, and we'll see you guys in the next video. This is Mataman Media. Peace.